nawasak yung puso ko. Kasi ako yung tao na lagi ako yung buong-buo pero wasak na wasak. So nung una kong tinakbuhan, wala halong joke to si Meme Vice. Yes, kasi bago i-shoot to, open book naman po ang buhay ko sa YouTube na kakawala lang namin ng 4 years partner. So, shoot to na medyo mabigat. At yung sinabi ni Tereng Adoy, ang laki-laki yung tulong, hindi lang po sa puso, pati sa mental health. At yung pagta-travel namin, tapos... So, yun. Unti-unti ako nakabuhon. Pero... Pero after ng movie, nung nakuha ko na yung TF, ng Gcash lang sa akin. Sa kanya na naman ang balik. So, yun talagang perfect buhon. Sobrang malaking tulong ko. Tsaka sila, yung mga kasama ko, pamilya kami. Supportan sa isa't isa. Yung nag-rehearse kami ng mga script. Kung anong klaseng emosyon, ang iba pa to. So, thank you. Si Christian, sobrang ang galing-galing. Thank you sa pag-coach. Of course, si Direk Andoy. Si Miss Iya, kasi best actress nito. Idol ko rin ito. So, at tsaka si Direk. Thank you. I love you. I love you. So, hindi ganyan, ganito, ganyan, ganyan. So, kasi ang hirap-hirap para sa akin. Kasi nung kumidyante po, so ang hirap talaga umiyak ng humahabol-hol. Pero Gcash pa rin ako after. So, ibig sabihin niyo po, may mga panahon doon sa mic scene na talagang nadamdam, minamdam po ninyo, nag-breakdown po kayo while on set. Oo. Nung may ano kasi may eksena doon na nagkasakitan kami. So parang natodo ko, parang bumalik lahat sa akin yung mga nangyari. So parang, pero sorry naman ako kasi parang ganun pala yun. Ay, sorry po. That's okay. Pero nag-Gcash ka pa rin. Po sa cast or anyone can answer, kapag po nasaktan ko, in your personal experience, do you want to move on or will you give love a second chance? I want to eat. Hindi, kasi misig yung talaga naging ano ko eh. Nagiging happy ko. Doon eh, yung stress reliever ko. Coping mechanism mo ang pagkain. Oo, yung kumakain lang ako. Kain ako ng kain. Pati ng kapitbahay, minsan nakakain. Kasi ako, nung nawasak yung puso ko, kasi ako yung tao na lagi ako yung buong-buo pero wasak na wasak. So nung una kong tinakbuhan, wala halong joke to si Meme Vice. Iyak ako nangyayak sa kanya. Sabi niya sa akin, namnamin mo lang yan, okay lang yan, huwag mong madaliin. Kasi matututo ka dyan. Parang ano lang yan, pag minadali mo, hindi ganun. Ganun lang yun. Parang ang sabi niya sa akin, nagsinet ng example. Parang halimbo, nagkasakit ka, na-confine ka sa hospital, ginamot ka doon dito. Tapos sabi mo, okay ka lang. Doc, lalabas na. Okay lang. Pero sasabihin sa'yo ng doktor, hindi ka po okay. Kailangan pa mag-rest. So, ganun po. Hindi ganun kadali. Mahaba po yung proseso. Yan, dinugtukan ko lang yung sinabi ni Sia. Pero ako ngayon, I am really okay. At masayang-masaya ako sa point niya. Thank you, guys. Si EJ, may nangyari sa amin. Ano yan? Nakalimot kami parehas. Hindi, anak-anakan ko yun, pati si Marvin. So, hindi ko alam kung bakit tinuturing ko siyang anak, pero sa akin po may mali siya. Hindi, basta mahal ko po silang lahat, pamilya. Kamusta rin yung acting ni TJ daw? Ay, ang husay, promise. Ang husay. Hindi ko na-expect na ganun yung mga kasabayan ko.
gagaling ng lahat. Walang halong biro to. Travis ang gagaling ng lahat.